Kasi ako sarap ng tulog ko eh. Hindi masakit sa katawan. Ayun guys, ano, i-share ko rin sa inyo kung magkano yung nagastos namin dito. Hi guys, dito muna kami sa Pico del Oro. So, bakasyon muna dito sa amin yung mag-in ako. Ayun o. Oh. Sila o. Oh. Yeah. So, mag-register muna kami. As usual. Bali, pangatlong punta na namin dito sa ano eh, Pico del Oro guys. So, gustong-gusto kasi namin dito dahil sobrang convenient yung lugar na to. Tsaka maayos. Hindi rin masyado maraming tao. Kaya okay na okay itong lugar na to, guys. Are you excited, Teo? You want to go to swim na? So yun ha, paparegister na yun. Asawa ko. Ay, naku, nakakamiss itong place na to. Thank you Lord, nakabalik kami. Okay, swimming ka na tayo. Let's go here. Ito yung swimming pool nila. Wala pa masyadong tao. Careful tayo. Wala pa masyadong tao kasi ang araw ngayon is Thursday. April 4. So, ayan. Wala pa masyadong mga tao guys. Ito na siya guys. So, ayan yung swimming pool. Ayan yung swimming pool. Ayan yung view. Ayan si Teo. Excited, excited siya oh. Gusto na mag-swimming yan. Okay, ito yung room namin. 208B. So, sa nag-stay kami sa Carola B. So, ito yung pagpasok mo, kitchen na agad. So, ayan. Tapos naman. Yung microwave. May lutuan. Ayan. Ayan. So, ito na yung kwarto namin. No? Yun, no? Guys, ang ganda ng kwarto dito. Ang ganda ng unit. So, ayan guys, oh. Maliwalas. Ayan siya, guys. Then may balcony na rin din dito guys. Ayan. Ayun o. Diba? Oo. Oh. Ayan si Teo. Oh. Ayan. Check natin yung ano. CR guys. Ah, pakita ko sa inyo yung CR. Ayan, CR. Okay, so. Nice. Ganda ng CR, guys. Oh, diba? Ito yung ceiling nila, oh. Oh, diba, guys? Ganda. Pag pupunta kayo dito sa Pico del Oro, guys, ito yung pinakamagandang unit na pag-istayan na namin. So, yung pangalawa sa pinakamaganda, syempre, yung pangalawang punta namin. Yung list, yung unang-unang punta namin. So, kada punta namin, paganda ng paganda yung mga unit na nakukuha namin. Syempre, pipili ka ng ano, mas maganda na. Ito yung pinakamaganda sa ngayon. Yan guys. Tayo! Oh. Diba? Kagandahan dito guys, oh. Meron pala silang pakape dito. Ayan, pakape. Ayan o. Oh. Oh, Korean o. Oh. Anya sa'yo. Mocha gold. Ah, Japanese pala. Ayan o. Oh. Pero Korean yung ano yun? Korean yung binigay. Korean o. Oh. Korean yan yun. Eh. Di ba? Ayos na ayos. May pakape. Nagbangon pa naman kami ng kape kasi akala namin walang kape. So, meron ng kape. So, ayos na ayos. Diba?
Yung anak ko, swimming na, Teo, swimming na. Later, pahinga muna tayo. Ang init eh. Ang init pa eh. Pahinga muna tayo. Rest muna. Sobra excited ng anak ko. So guys, balik ako kayo guys. Balik. Pasyal ko kayo dito sa Pico del Oro. So eto na nga guys, no. Papunta na kami sa beach ni Teo. Ayan. Ayan si Teo. Ayan. Ayan yung view. Ayan yung view guys. Pico del Oro. Teo, baka malaglag ka dyan, ha? Ayan. So, tama na kami ng beach. Ayan, dito na kami sa beach guys. Ayan. Konti lang mga tao sa ngayon kasi Thursday pa lang. Bukas, Friday, dun magdarating ang mga tao niyan guys. So si Teo sobrang excited na niyan eh. Gusto na niya mag-swimming. Huwag mo nang palitan ang product na ginagamit mo kung ganito naman kaganda ang resulta. Pero kung ganito ang resulta niyan pero mahal, aba, mag-isip-isip ka na. Sa panahon ngayon, dapat wise na tayo. Itong product na to ay hindi sobrang mahal pero hindi rin sobrang mura. Sakto lang para sa mga wise sa buhay. Itong produkto na to magandang gamitin kahit sa anong panahon, mapagtag-ulan man o tag-araw. Pag ganito ang gamit nyo, ang tubig ulan, dudulas lang sa inyong mga sasakyan. Pagdating naman sa pakintaban, hindi din nagpapauli ang mga product ng MCM Pro. Ang kagandaan pa nito, madaling gamitin as long as marunong ka maglinis ng inyong sasakyan. Kahit ang asawa niyong mga babae ay kayang-kayang gawin ito. At hindi mo na kailangan na maging isang professional detailer para mapakintab mo ang sasakyan ng ganito. Basta meron ka lang MCM Pro product, for sure, super kintab niyan at protektado ang mga pintura ng mga sasakyan nyo. Ito, yung mga hindi gumagamit ng MCM Pro Intense Sealant. Makikita nyo yung tubig ulan dikit na dikit sa body ng sasakyan. Yan ang mga dahilan kung bakit nagkaka-acid rain or watermarks ang ating mga sasakyan. Unlike sa mga nagme-maintain ng MCM Pro Intense Sealant, makikita ninyo ang tubig ulan, nagwa-water beading siya. Kapag nagwa-water beading siya, madali na lang siya punasan at tuyuin. Maiwasan natin ang acid rain and watermark. Ito nga pala yung MCM Pro Intense Sealant. Ang durability nito ay 3 to 6 months at ang reapplication naman nito ay 2 to 3 months. Yes guys, tama ang narinig nyo. Gagamitin nyo lang siya every 2 to 3 months. Hindi kasi siya basta-basta umuhulas kahit na i-carwash nyo siya. And ang pinaka-the best partner niya ay itong MCM Pro Spray Wax. Sa mga susunod na carwash, itong spray wax naman ang gagamitin nyo para ma-maintain ang effectivity ni Intense Sealant para mas lalo siya maging glossy at mas protected. Kaya guys, kung di nyo pa nasusubukan ito, i-try nyo na. Napakaganda ng product na ito. Matutuwa kayo for sure. Madami na nagpatunay at paulit-ulit na umu-order. Siya nga pala guys, hindi lang siya pang kotse, maaari din siya gabitin sa mga motor. Kaya sa mga minamahal nating riders dyan, itry nyo na, sobrang sulit at quality ng product na ito. Yan na si Teo, swim na siya agad. Guys, ayan yung view si Teo. Yan guys, konti lang ang tao talaga ngayon. So okay din dito talaga sa Pico del Oro guys. Meron doon banda. Kanina may kumakanta dyan eh. Yan guys. O diba parang ang aliwalas lang talaga ng place. Ang ganda dito sa Pico del Oro guys. Teo, halika na. Let's go na. Let's go. Let's go na, let's go. No. Anong no? Let's go na. Alis na tayo. Teo, let's go na. Alis ka na. No.
Let's go. No. Aba pa ng anak ko umuwi. Aba. No. Bukas naman. Tatlong araw tayo dito. No. Halika, Tili. No. Pauwi na kami. So, maghintay lang kami ng service dito. Papunta dun sa unit. Ayun. Yun ang beach, guys. Ayan. So, waiting kami dito. Yay! We're going home, Deo! So guys, di po nga kami umuwi, no, kasi napadaan na kami sa swimming pool. So, dumaan na rin kami. So, ayan, mag-in ako. Ayan. Ayan, si Teo. Ayan. Guys, ang sarap ng tubig dito. Mainit. Hindi siya malamig. So, sarap magbabad. May picture tayo. Picture tayo? Sige, picture muna kami, guys. Ah, wait lang. A selfie. Pakita ko sa inyo yung place dito ng gabi. Ngayong gabi. Tapos bukas naman ng umaga, pakita ko rin sa inyo. Wait lang guys. I-picture lang kami. Ayun na nga guys, no? Wala na ako memory. Wala na memory. Ang linaw na. Linaw na cellphone mo eh. Hindi ako makakapag ano. Sige, wala ako na memory. Wait lang guys, hindi pa ako cellphone ko. So ayun na nga, no? Malinaw kasi yung camera nung sawa ko eh. Mas updated yung cellphone nun eh. Ito na nga yung gabi dito sa swimming pool. So, pakita ko sa inyo guys ha. Wait lang. Ayan, paggabi. Ayan. Ayan yung restaurant guys. Pakita ko yung mga unit. Ayan yung mga unit din. Ayan. Then, maraming unit dito. Ayan guys. Ang ganda rin sa gabi, di ba? Bukas ng umaga guys, makikita nyo rin yan. Magsushots din tayo dito. Pakita ko sa inyo. Pagka sa araw naman. Ang si Kuya, lifeguard. Lagi sila makabantay dyan. Ayun. Doon guys, may basketball court doon guys. Mamaya, try ko mag-shooting. Basketball court dyan. Patry natin na shoot dyan. Masawa ko guys eh. Mabit ang masawa ko guys. Diba? Yan. Yan si Teo. Hi guys, good morning. So, umaga na dito. Kagising lang namin. Ayan si Teo, kumakain siya. Hello Teo. Kumakain siya ng bread. So, ako, magko-copy muna ako guys. So, may, ang kagandaan dito sa room na to, may kasama siyang coffee. Oh. Guys, so ayan. So, tikman natin to guys. Tikman natin. So, magkape muna tayo guys ha. Ayun na guys, no. Check ang experience ko sa pagtulog namin dito sa unit na to. The best. Yung linen ng kama, as in parang pang hotel talaga. So, the best yung ano, pagtulog namin dito.
Actually, yung wife ko hanggang ngayon tulog pa. Sarap nung tulog niya siguro talaga. Kasi ako, sarap ng tulog ko eh. Hindi masakit sa katawan, masarap sa katawan yung kama. Hindi yung mga ulan, yung kumot, yung linen, as in, maayos, maganda. Hindi katulad sa mga ibang napag-check-in na namin dito. Kasi tatlong beses na kami nakapunta dito eh. Yung una, yung linen nung una napag-check-in na namin. Hindi namin gusto. Parang maaligas ka sa katawan. Yung pangalawa, okay naman din. Pwede na. Yung pangalawang napag-staya namin dito. Okay naman. Pero itong pangatlo, ito so far, ito yung pinaka maganda na napag-staya namin dito sa Pico del Oro. Ayun guys, ano, i-share ko rin sa inyo kung magkano yung nagastos namin dito and kung paano magpabook dito. And ayun, mamaya pupunta tayo sa swimming pool guys. So balik ako kayo guys ha. Itsura ng gustong-gusto mag-swimming. Gustong-gusto na mag-swimming. Ano, gusto mo na mag-swimming tayo? You want to go swim? Ha? Huh? You want to go swim, diba? Yes? You want to swim na? Gusto mag-swim mo, ganyan, no? Lumalabas ang pito, gagi. Hindi yung makakabalik pag nakalabas. Punta na kami sa swimming pool guys. So yun si Teo, get up na get up talaga siya oh. Parmadong parmado anak ko eh. So yan, ang ganda talaga dito sa Pico del Oro guys. Ang ganda ng ambience, so sobrang parang sobrang nature talaga niya. Pero parang bar city oh. Ang bar city dati nga natin guys oh. Varsity Yarn. So dun sa mula sa unit namin, eh unit namin. Ito yung swimming pool. Lapit lang, oh. Okay, umalis ka na muna. Umalis na, sige, wait lang. Oh, ayan, yeah. Pipicture sila. Oh. Again, picture sila, picture. Picture is life. Mga guys. So yun nga, no? Malapit lang yung unit namin sa swimming pool. O, lakad-lakad lang, nandun na. Ito na guys, ang swimming pool. Ayan siya guys, oh. Ayan si Teo guys. Swimming na siya. Nagahanap na ng kalaro. Oh. Ayan guys. Si Teo, oh. Swim si Teo, oh. Ito yung swimming pool dito guys. Ayan. Yung sawa ko maganda. Sobrang init na dito guys talaga. So yung anak ko wala siyang choice kundi sumuot sa akin. Yung mga guys yung ginawa ko. Pinasuot ko yung sombrero. Ayan. Ang sombrero siya habang nag-swimming guys. So hindi siya masyado mabubugbog sa araw guys. Kasi protected siya. Oh. Diba? Wala siya magagawa eh. Kasi bawal siya mag-swimming pag di siya nagganyan. Kasi yung link niyan guys. Sige. Hindi naman ako sponsored yan. So, sige, share ko yung link kung saan ko nabili ang sombrero na yun. Laking bagay niyan, guys.
Hi guys, punta naman ako sa beach ulit ngayon ni Teo. Beach kami ngayon guys, maraming tao na ngayon kasi Friday na. So nagdatingan na yung mga maglo-long weekend guys. Ayan guys, di ba ang daming tao? Pero hindi pa rin masyado, sakto lang. Oh guys, ayaw pa umuwi ng anak ko. Uwian na tayo guys. So ayun na nga guys, to uwian na kami no. Si Teo umiiyak. Kasi uwi na eh. So ayun na nga guys, no? Back to reality na tayo. Andito na ulit kami sa bahay. So thank you Lord, nakauwi kami na maayos. Ito na guys, yung nagastos namin doon sa lakad namin yun sa Pico del Oro. Binayaran namin for 2 nights and 3 days is 12K. So meron pa kayong babayaran na entrance fee doon. Ang entrance fee nila sa adult 1,400 per head. So dalawa kami, 1,400 kami mag-asawa. Sa kids kay Teo, 600. So bahala na kayo mag-compute doon guys. Tapos yung paano mag-book dun sa mismong unit na pinuntahan namin, ilalagay ko na lang sa description box. Tapos nandun na rin yung link nung sinabi kong ilalagay kong link. So yun lang naman guys, no. Salamat kung nakarating ka pa dito sa video na to. Hanggang dito sa dulo na to. Thank you so much. At kung di ka pa nakapag-subscribe sa channel ko guys, please subscribe naman po kayo para sa support na lang, para mas lalo tayong inspired paggawa ng mga videos. So yun lang naman guys, basta palagi kong paalala sa inyo na stop the hate, spread the love, good vibes lang tayo palagi.